Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Dala ng labis na kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumangging maniwala si Tomas sa napabalitang muling pagkabuhay ni Jesus sa kapangyarihang dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Mapalitan nawa ng Panginoon ang tuwa at pananampalataya ang ating pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Linggo ng Awa. Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang debosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng ating Panginoon ang mga pagsubok at hamon sa buhay. Sa kaniyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa'yo ba'y kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabutin ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami ay maligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalusalong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tulda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangangatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing po'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro.
Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira, at di kukupas. Ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob na maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kayo kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw ng mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya
at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kaniyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kaniyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas, nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumain niyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghan ang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga tatala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati po yung ating mga katabi. I-check po kung gising pa. Batiin din ng magandang umaga. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, nasa 2nd linggo na tayo sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa linggong ito po ay ipinapagdiwang natin ng buong inang simbahan ang mabathalang awa ng Panginoon o Divine Mercy Sunday. Kaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tunay nga pong ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Ito ay walang katapusan. Hindi na uubos. Kaya nga't sinasalamin sa Ebanghelyo sa araw na ito, ang banal na awa ng ating Panginoon. Nagpakita ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaniyang mga apostol. Kung mapapansin ninyo, hindi niya sila inakusahan ng kanilang pagkakanulo at kawalan ng pananampalataya. Ipinakita ng ating Panginoon ang kaniyang mga sugat, hindi para sisihin at pagalitan ang kaniyang mga apostol, kundi upang buhusan sila ng awa. Para tiyakin sa kanila
na para sa kanila ang mga sugat ni Jesus, na kahit anong sugat pa yan, hindi yan katatakutan ng Panginoon, alang-alang sa pag-ibig niya sa sanlibutan, na ang mga sugat na ito sa bandang huli ang magdadala rin sa atin sa kanyang dakilang awa at pagmamahal. Ang mga sugat din ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang awa ang magpapabago sa ating puso at kalooban. Uulitin ko po, napakahalaga nito. Ang mga sugat ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang awa ay ang magpapabago ng ating puso at kalooban. Narinig natin yan sa ating ebanghelyo. Napakinggan natin ang nagdududang si Tomas. Si Tomas mismo sumisimbolo sa bawat isa sa atin. Tayong lahat po ay kagaya ni Tomas, punong-puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang puso niya ang laman, takot at pagdududa. Nabigo si Tomas na maniwala sa muling pagkabuhay ng kanyang Panginoon. Ayon sa kanya, ang tanging pagkakataon lamang na siya ay maniniwala kung ito ay masasaksihan mismo ng kanyang mga mata. Ngunit nang mapakita na si Jesus sa kanya, agad siyang naniwala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pansinin po ninyo ito. Hindi lamang sa kadahilanang ang kanyang mga mata ay nabuksan kaya siya naniwala, kundi ang mismong pagtatagpo nila ni Jesus. Ang inkwentro sa banal na awa ng Panginoon. Ito ang nagpabago sa kanya. Nagbago agad ang kanyang pananaw at kalooban. Ang dating pusong punong-puno ng takot at pangamba, ngayon ay napuno ng karunungan at pananampalataya. Sa mga sandaling iyon, si Tomas ay nagliwanag. Si Tomas ay nakasilip ng biyaya mula sa Diyos. Nagliwanag ang kanyang kaisipan. Kaya nga, ang dating takot, tulala, walang pakialam at pagdududa, mga kadiliman sa kanyang buhay, ay napalitan ng tunay na liwanag. Kaya nga lagi nating sinasabi, sa bawat kadiliman, may liwanag. Sabi nga ng lyrics ng isang sikat na awitin, isigaw mo sa hangin, tumindig ka at magsilbing, liwanag sa dilim. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito ang misyong ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa mga apostol na hanggang sa kasalukuyan ay ipinagkakatiwala sa bawat bininyagan at sumasampalataya sa kanya, na tayong lahat din naway magsilbing liwanag sa gitna ng mundong punong-puno ng kadiliman. Kaya nga po masasabi natin na ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang tunay na liwanag at ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng liwanag. Ang ibig sabihin nito, ang ating pagiging liwanag sa ibang tao ay kinukuha natin dahil tayo'y naliwanagan ng Panginoon. At kung tayo'y naliwanagan, nararapat lamang na ipalaganap natin ang kaniyang mabuting balita. Ang mabuting balita ng kabutihan, ng kagandahan, at ng katotohanan.
Kailangan nating ipagkatiwala ang lahat sa kaniyang dakilang awa, ang ating kalooban, ang ating pag-asa, ang ating pag-iisip, ang ating karunungan, at ang ating buong buhay. Naaalala niyo pa ba si Glycel Palomar? Yung 12 taong gulang na batang nakaantig sa puso ni Pope Francis noong siya ay dumalaw sa ating bansa taong 2015. Si Glycel po ay isang batang ibinando na ng kaniyang mga magulang. Alam po ninyo, hindi niya napigilang maluha habang tinatanong niya ang Santo Papa. Ito yung tanong niya. Sabi niya, bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong mangyari kahit walang kasalanan ang mga bata? Marami po ang mga batang pinabayaan ng kanilang magulang. Marami sa kanila, masama ang nangyari. Naging biktima ng droga at prostitusyon. Bakit kakaunti lamang ang tumutulong at naaawa sa aming nangangailangan? Para kay Glycel, napakaliit ng tinig nila para mapakinggan. At tila baga, hindi sila napapansin at kinaaawaan ng lipunan. Kaya naman, ito ang tugon ng Santo Papa. Ang iyong katanungan, halos walang kasagutan. Bakit labis na nagdurusa ang mga bata? Ang ilang katotohanan sa buhay ay nakikita lamang natin sa pamamagitan ng mga matang nilinis ng ating mga luha. Idinagdag pa ng Santo Papa, si Glycel lang ang nagtanong na walang sagot at hindi niya ito na ipahayag sa kaniyang mga salita, tanging sa kaniyang luha. Bakit sobrang naghihirap ang mga batang wala namang kasalanan? Kapag ang puso ay kayang magtanong sa sarili at umiyak, saka natin ito maiintindihan. Napakaganda ng sagot ng Santo Papa, uulitin ko. Kapag ang puso daw ay natutong magtanong sa sarili at umiyak, sa kanya ito naiintindihan. Kaya nga matapos ang testimonya ng bata, nilapitan ito ng Santo Papa. Niyakap, hinaplos, habang ang bata ay tahimik na umiiyak. Kaya nga ito yung mga tanong kung paano tayo hinahamon ng ating Santo Papa. Kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Natuto na ba akong umiyak para sa isang taong tunay na nangangailangan ng aking tulong? Natuto na ba akong umiyak para sa isang taong may problema? Natuto na ba akong magbigay ng awa at habag para sa kanila? Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang taong naliwanagan ni Kristo marunong ding magbahagi ng awa para sa iba. Tayong lahat kinaawaan ng Diyos. Uulitin ko, tayong lahat po kinaawaan ng ating Panginoon. Anuman ang madilim nating nakaraan, kayang-kaya tayong patawarin ng ating Panginoon. Sapagkat tanging awa at pagmamahal ng Diyos ang sa kahuli-hulihan ang siyang magliligtas sa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon.
Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos, na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pare, diakono, religyoso, religyosa, manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadawa nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na kaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay bukal ng awa at pagmamahal. Tayong lahat, kinaawaan ng Diyos. Nararapat din tayong magbigay ng awa sa ating kapwa. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, ay ating nadama.
Announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po ang lahat habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, oral ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Nuestro Padre.